good morning, o hi, gozaimasu, ito na naman si Lotto Tai Ams. Mag-share ng mga bagay-bagay buhay sa Japan. Well guys, since nandito ako sa Japan, alam niyo naman yan, lahat ng mga nakakapanood ng aking vlog at sumusubaybay ng aking vlog, is i-share ko lang po ang aking vlog ngayon as my part 3 ng aming aso sa Pilipinas na masayang-masaya po ako sa recovery ng kanyang pangangatawan at the same time, at malaki pa sa salamat ko na hindi po siya pinabayaan ng kuya ko dahil talaga pong nakita ko po yung journey, paano niya po niya inalagaan talaga yung aso namin. Kasi nga po, kumbaga, siya na rin na lang din po talaga yung kumbaga, pumuno ng pagkukulang namin sa aso namin na since nawala na po kami sa Pilipinas, nandito na kami sa Japan. Syempre, talagang ilang months is talaga na-stress yung aso. Kasi syempre, hindi na yung naamoy yung amo niya, si Daddy at si Rina. So, sabihin, at the same time, syempre, din may aso kasi na minsan na napapasilip-silip dun sa gate namin. Yun din yung isang nakita ko na parang naging cause na bakit dumapo sa kanya yung garapata. Kasi babae po kasi si Sophie. So minsan po maamoy yung kanya talagang regla, pasintabi, kasi di ba mamay naman talagang ano ng aso. So naamoy naman asong lalaki yun. So yun siguro nagsimula doon. Kasi tutusin guys, sorry, hindi talaga lumalabas yung aso namin kung hindi yun ipapasyal o igagala doon sa subdivision. So ang nangyari, doon niya nakuha yung garapata, yung pagsilip-silip o yung pag-ano ng aso. Kasi ang gate po kasi namin guys, parang rehas. Ganun po kasing style niya. Ganun, parang ano siya. So nakakalusot po yung ano doon at talagang pwedeng pong mas bisa, 'di ba, mayroong garapatang lumilipad. 'Di ba? May ganun eh, yung kumakapit sa aso, may lumilipad at yung talagang malalaki. So ang nangyari nga po, nagka-infection yung tenga ni Sophie at yung po yung naging dahilan ng kanyang pagkapayat. Kasi nga hindi po siya ganun nakakatulog. Tapos kati siya ng kati, nawawala siya ng gana minsan sa pagkain. Although kumakain naman, kaya lang hindi siya ganun kalakas. So guys, i-share ko po sa inyo dito guys, yung February 2 na naubusan na rin siya ng drop para doon sa maintenance ng kanyang tenga na para tuluyan na siyang gumaling. Is nakabili pa po ng isa na isinabay na po sa isa pa pong panglinis ng kanyang tenga habang pong ginagamot pa yung kanyang tenga, and then vitamins guys. Bakit? Actually, kumakain naman po siya, pero mas gusto pa po namin na mas ganahan siya kumain para mas makarecover po siya sa kanyang katawan. So makikita nyo guys na yung before and after niya dito sa aking vlog, na ganun yung katawan niya nung January na bago siya ipa-check up ng kuya ko hanggang eto pong February 19. So makikita nyo guys na malaki rin po naging ano niya at tumaas po kanyang kilo. Hindi naman po ganun kataba, at least kahit papano po is na-improve po yung kanyang pangangatawan at hindi na po ganun yung aura ng kanyang mukha at nag-iba po talaga. So guys, watch na lang po. Inumin natin ng vitamins sa sopa. Thank you.
It's time for breakfast, Soppy. Ito'y gagala natin si Soppy. So guys, yun lang po yung ma-share ko po sa inyo na masaya-masaya po kami na ang kuya ko po ang napupuno ng pagkukulang namin sa aming aso na naiwan sa Pilipinas. So talagang masaya ako at hindi na po ako nag-aalala na ano, at least maulit man ho yung pagkakaroon ng karapatan niya. Yes, alam na po nila kung ano yung gamot. Kasi po yung gamot na nainom pala na hindi ko nasabi kanina sa aking intro, meron po siyang gamot na ininom. Sinama sa pagkain na dinurog ng kuya ko at nilagay sa pagkain. Yun is 6 hours bago makikitang maglalaglagan talaga ang kanyang garapata. Then after 1 day, 2 days ata, pinaliguan na ni kuya. Nakita niya talaga wala ng garapata. Magaling po talaga. So guys, yun lang po may share ko sa inyo na huwag po natin pabayaan ang ating mga aso. Na isa rin po natin sa pamilya, lalo na pag napamahal na po tayo sa kanila. So yun lang guys, marami salamat. God is good all the time. Haruru haruru haruru.